iba ng pera at oras. Simple. Ang pera, alam mong hanggang saan na lang ang pera mo. Alam mo kapag nauubos na. Alam mo kapag marami pa. Alam mo kung may pumapasok pa. Kaya plano ka ng plano. Gawa ka ng gawa ng bagay na pwedeng pagkagastusan ng pera. Ang oras, kahit kailan, hindi mo malalaman ilang taon, buwan, linggo, araw, at syempre oras. Ilang oras na lang ang pwede mong gamitin. In short, di mo alam talaga kung ilang oras ka na lang. Walang magsasabi. Walang app. Walang gadget na magsasabi sa'yo. Kung ilang panahon ka na lang sa mundo. Pero alam mo, kung malalaman mo kung ilang oras ka na lang sa mundo, aasikasuhin mo ang mga dapat sa buhay mo. Mga taong gusto mong kasama at kausap sa nalalabi o natitirang oras mo sa mundo. Magbabago ang tingin sa mga bagay sa araw-araw. Magbabago ang tingin mo sa tao. Kung nasaan ka ngayon, pati pagtingin mo sa mga nakakasama mo sa kahit saan. Opisina, barkada, kapitbahay, mga friends mo online. Sure akong magbabago ang lahat ng yan. Susulitin mo ang bawat sandali ng buhay kapag nagkaganon ang kalagayan mo. Kapag nag-iba o switch sa ganon. Ngayong alam mo na, mauubos na ang oras mo. Wala ka ng oras sa mga hindi importanteng mga bagay. Wala ka ng panahon sa galit. Wala ka ng panahon sa paghihiganti para sa mga may atraso sa'yo. Magfo-focus ka sa mga importanteng bagay. Pinaka-importanteng bagay. Tulad ng pagmamahal at ang relasyon mo sa Diyos. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng panahon na ibinibigay niyo sa amin. Maraming salamat sa pagtingin ng aming kapakanan. Salamat sa pagkukorekte ng aming mga daan. Lord, alam namin na minsan nagbibigay kami ng panahon sa hindi importante mga bagay tulad ng galit. At ang oras na yun na ginagamit namin ay nawawalan kami ng focus sa kung anong importante at dapat sa amin. Lord, turuan niyo kaming magpatawad. Ibigay niyo sa amin ang grasya ng pagpapatawad. Alam namin na isa ito sa paraan.